papakita ko po sa inyo para at least makita po ninyo na ang mga sinasabi ko ay pinagdadaan ko. Ayan. So puntahan natin yung isa, guys. Ayan yung sinasabi kong dalawang inahin ko. Kung paano magparami, napakabilis, guys, no? So iba yung sasabihin ko kung paano. So saan ba aabot yung dalawang inahin, no, sa loob ng isang taon? Yung ating pong video ngayon ay ating pong alamin kung saan nga ba aabot yung dalawang inahin natin o dalawang manok natin sa loob po ng isang taon, no? So ayan, guys, malapit na silang, ayan, malapit na silang mangitlog. Sobrang rami, guys, sa loob ng isang taon, no? Kaya kung nagbabalak ka na magparami ng native chicken, panoorin mo to, kasi sasabihin ko at ikokan natin, i-reveal natin kung magiging ilan yung manok mo kapag ka naging successful ka sa pag-aalaga ng native na manok sa loob ng isang taon lang. Sa dalawa lang na manok, guys, sa dalawa lang na manok. Dalawang manok po na ito. Ayan. Makon na. Malalaki na sila, guys. Ayan. Sumaamo yan sila talaga. Kati-kati-kati-kati-kati-kati. Ayan, di ba? Ngamon nila. Ayan. So, paparamihin din tong lahi na to. May lalaki ko. So, yung dalawa natin. Actually, pre-range to, guys. Dalawa na to. Ayan, malalaki na sila. Sa akin din yan. Itong tandang na to. Ayan. So, sana abot yung itong dalawa na ito. Ayan, ito. Tulad nito. Ayan. Binili ko yung itlog dati. Pinapisa ko yan sa incubator naman ko. Ayan. So, dalawa sila. Malalaki na sila. So, more than 2 weeks, 2 months na sila. Pre-range ko rin itong mga to. Tik 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 tik. Sobrang amo nila. Tik 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 tik. Ayan. Ha. Manok ko to. Kunin ko na to. So, ayan. Dalawa-dalawa. Yung iba dinidispose ko. Dala-dalawa lagi. Kulit nila, no? Ayan. Gagawin ko sila. Ayan. So, saan abot yung dalawa na ganito sa isang taon? Yung kuhan, papakita ko po sa inyo. Nandito yung talagang mga dalawang inahin ko. Ayan. Itong isang inahin ko ay nagkakup-kup na. Maamoy talaga to. Maamoy talaga to. So, nandito yung mga itlog niya. Marami siyang itlog, guys. So, talagang parami ng parami yung kuhan. Kapag alam mong paramihin, kahit dadalawa lang magsimula ka, basta alam mo siyang paramihin, talagang sobrang rarami siya ng isang taon, guys. So, puntahan naman natin yung isang inahin ko na meron ng mga sisiw. Ayan. So, papakita ko po sa inyo para at least makita po ninyo na ang mga sinasabi ko ay pinagdadaan ko. Ayan. So, puntahan natin yung isa, guys. Ito naman banda, sa may kulungan ko na ito. Meron akong isang inahin dito na nagpisa na siya, guys. Ayan nyo. Mga anak nyo. Oh. Sisigla ng mga sisiw nyo, no? Malaki siyang klase ng inahin, guys. Wala na naman yung pagkain nila. Papapakain ko lang kanina. Parang yung nanay naman yung kakain. Kumakain. Ayan. So, dito na rin siya nagitlog, nagpisa. Ayan, yung mga sisiw niya. So, masisigla yung mga sisiw niya, guys. So, ayan yung sinasabi kong dalawang inahin ko. Kung paano magparami, napakabilis, guys. No? So, iba yung sasabihin ko kung paano. So, ayan, sa pagpapatuloy po natin, ating pong tatalakayin yung ating pong topic na yun, no? So, saan ba pupunta yung dalawang inahin mo? So, i-assume po natin na yung ating pong dalawang inahin ay magsisimula ng mangingitlog, no? So, dalawang inahin natin naman, no? Saan nga ba pupunta sa loob ng sa loob ng isang taon, no? So meron tayong process na gagawin para itong dalawang inahin natin ay maparami natin sa ayan, no, equals 720. Ayan. So ito yung kabuuan niya kapag ka nagtagumpay ka at naging successful ka sa pagpaparami ng dalawang inahin na meron ka, no? So paano? So aalamin po natin ngayon kung paano magiging 720 yan, no? Bakit ang rami naman, dadalawa lang naman yung sisimulan na inahin, no? So, yung inahin po natin kapag nangitlog na po siya, ang gagawin po natin every 2 months ay mangingitlog po siya, no? So, ang bawat isang inahin, bawat isa, ayun. Na inahin po natin ay mangingitlog na lamang po siya ng 10. Sabihin na lang po natin yung 10 yung mapipisa sa dalawang buwan. Ang gagawin po natin ay i-times po natin sa 6, no? Yung times 10 times 6 equals po niyan 60, no? So yan yung kuan niya sa yung isang inahin po natin ang sa isang taon po niya ay 60, no? 60 sa isang taon po niyang kabuuan ng kanyang dagito mapipisahan na dagito mga sisiw po o yung mga manok din na mangyayari doon sa isang manok po natin. No, pangalawa, ayan.
ay ganun din, no? Ikuan din po natin na kung saan ay kuan. Actually, yung mga manok po natin iba ay umaabot ng 16, 14 yung mga itlog po nila. Yung pinakamaganda lang po doon papisan ay 10. Yan, yun. So, 10 equals 60 rin. Totalin mo itong dalawa na to, mag-120 po siya. No? Ito po yung kabuuan ng dalawa na kung saan ay dalawang inahin po natin. Guys, no? So, papaano naging 720? Sabi ko kanina, no? Na kung saan ay sa dalawang inahin naman pala, kapag isang taon ay 120 naman pala lang na pieces yung kanilang mapuproduce, no? So, 60 kada taon, 60 kada taon, yan po yung kakayahan po ng native chicken na dagito na pwedeng i-produce sa isang taon, no? So 120 sa dalawa natin, pero bakit naging 720? I-resolve po natin 'yan. Bago ko po i-resolve 'yon, ay meron po ikaw po muna natin kung paano nakuha po itong kuno ito, times 6 na 'to, mga kaibigan, no? Unang-una, yung preparation mo ay kasi inassume na natin na mangingitlog yung ating pungkan, mga manok na inahin. Una yung preparation mo 7 days, ayan. 7 days yung dagito. Yung preparation sa kanya. Paliguan mo siya bago mo siya paitlogin ay paliguan mo siya. Dito purgahin mo, no? Mahalaga yung purgahin mo siya upang sa ganun ay maging masigla siya at maging mataba po yung ating punginahin kapag pinurga po natin, no? So, on that span of 7 days, pakainin po natin yan ng layer mash po yung ating pong ipapakain po sa 7 days na yan. After 7 days ay mangyayari po niyan ay ilalabas po natin kasi kinulong po natin yung ating punginahin. Ilalabas po natin yan at ipapakupa natin sa ating mga tandang. Ayan. So, 7 days ang preparation niya. Sabihin natin 2 weeks naman yung kanyang pangingitlog, no? 2 weeks naman yung kanyang pangingitlog. So, meron ng etong kuno na to, meron ng 3 weeks. Yan. So, yung kanyang preparation at saka yung pangingitlog, 3 weeks na agad-agad, guys, no? Pipisa yung kanyang itlog ay another 3 weeks yan. Another 3 weeks kasi 21 kuno po yan. 21 days, no? 21 days po na kung saan ay bago po siya mapisahan, guys. So, ilan na? Bali, ito at saka ito ay 6 weeks na, guys. No? 6 weeks yung kabubuan na. So, isa't kalahating buwan na. So, yung ating pungkuan, bibigyan po natin na kusan para hindi na po tayo mag-brooding, no? Hindi na po tayo mag-manual brooding, kundi yung mag-brooding sa kanila, yung inahin na kung saan ay magpipisa sa kanila. Bigyan po natin sila ng 2 weeks. Yan. 2 weeks po. 2 weeks yung brooding time nila. At ang mangyayari po niyan ay bali ko na po tayo, 8 weeks na po tayo, guys, no? So sa dalawang buwan na gagawin po natin, ayan, meron na po tayong 8 weeks, guys. So kung 8 weeks po yan, meron po tayong 4 days na nagito free. Ayan. Aanhin natin yung 4 days na free, guys. Yung 4 days na free ang gagawin po natin diyan. Yan, itong 4 days na to, ang gagawin po natin dito ay yung papaliguan na naman natin yung ating punginahin. Ay kukulong natin siya, papakainin natin ng layer, tapos i-kwan po natin, palabasin po natin para after 7 days na naman, no? 7 days, ang gagawin natin dyan sa 7 days ay ayan, ipapakupa na naman natin sa ating mga kwan, sa ating pong mga tandang para magsimula na naman sa mga itlog. So ito yung cycle nila, guys. Ito yung kabubuan na cycle niya. So every 2 months, mangingitlog, magpipisa po siya ng ng 10 na sisiw at na brooding na po yun, mga kaibigan. So ganoon lang po kung paano po natin nakuha yung 120. Ayan. So paano naman ito? Ayan. Magbubura lang tayo, guys, ha. Magpatuloy po tayo. Ayun po, nakuha na po natin yung cycle ng ating pod. Binura ko na po para pag hindi na po kakasya sa ating pong blackboard, no? Paano naman ito? Itong 720, no? 120 lang naman at nakuha natin yung cycle. Napakadali naman po itong isang dalawang inahin po natin, yung kanilang first batch. Ayan. Meron po yung first batch na kung saan ay sa tagto sa unang dalawang buwan po nila, tawagin po natin silang first batch. Ayan. Yung first batch po nila ay on the 8th month, yan, yung 8th month po niyan, ay mangingitlog na rin po sila, guys, no? On the 8th month po yung first batch ng dalawang buwan na ito. So, inassume po natin na 10. So, 20 yung, 20 po yung isang buwan po nila, ay dalawang buwan, I should say, no? Pero, hindi naman lahat mga inahin yun, eh. So, ang gagawin po natin, kalahati na lang, 50 by 50 po ang gagawin po natin. So, 10 lang. 10 po yung first batch po nila, na kung saan ay mangingitlog na sa 18th month, yan, yung 18th month na mangingitlog na po siya, after 18th month po, mangingitlog na po yung first batch. Ang mangyayari po niyan, 10 yung, 10 yung mangingitlog, no? 10 hens. Ayan. So, 10 yung 10 hens, i-times mo 10 na lang po yung kwan po natin. So, may work pong 100 po yan, no? 100 po yung bawat buwan po nila, no? Ay, bawat dalawang buwan, I should say, no?
100 po yung pwede na po na i-produce sa bawat dalawang buwan, 100 kada dalawang buwan, yan. Hindi masyadong maintindihan yung ating sulat, guys. Pero 100 kada dalawang buwan po ang itong sampo nating unang batch ng itlog ng dalawang kuwan pa natin, ng dalawang inahin po natin ay 100 po yung kanilang mapoproduce, no? So in the 10th month uli, kasi ang magiging kuwan po nila on 10th month, yan. Sa 10th month po uli ay magkakaroon po uli yan ng kuwan ng tagito itlog po nila. So may sa pang 12, yan. Ganyan na lang po, yan. Sa 12, ilang beses po silang mangitlog at magpisa ng kanilang sisiw, tatlong beses. So 3 times 100 automatic ang kuwan po niyan 300, no? Ayan. So yan yung first batch po natin, ang mabubuo po niya within a year, within 6 times of kuwan po magpipisa, hatching mga kaibigan ay makakapag-produce po siya ng 300. So 120 plus 300. Ayan. So hindi lang po doon nagtatapos kasi meron po tayong tabito, kung meron tayong first batch, meron din sa second batch. Ayan. So ang kagandahan ng second batch ay on the 10th month po siya mangingitlog uli. Ayan. So on the 10th month, yan. Sa 10th month po, ganun din po yung kanilang ating pong cycle. Ang mangyayari po sa kanya ay dalawang beses lang po, 10th month at saka yung 12th month muna natin. Ayan. So in 12th month, dalawang beses lamang po siya. So ang mangyayari po sa kanya, ayan, ikaw po natin, ay makakapag-produce po siya kasi dalawa lamang po, ayan. 2 times yung 100 po. Ayan. S equals to, sabi ito, 200. Ayan. So 200 po yung kanilang mapuproduce. On the one, ganun din po yung cycle, no? Sana po ay pwede po ninyong ulit-ulitin na panoorin o i-download para maintindihan po ninyo. So i-plus po natin yung 200. Ayan. So sabi ko nga kanina, every 2 months, meron pang isa. Ayan. So meron po tayong third batch. Ayan, meron po tayong third batch na tinatawag, guys, no? So yung third batch, ganun lang, isa lang po siya, 12 months. Ayan. Sa 12 months po, mangyayari po na kung saan ay yung sampo na magiging anak po niya, yung hen po na mangingitlog, automatic po yan ay makakaproduce po yan ng 100. So, ayan yung kabubuhan po natin, kabubuhan po natin sa buong isang taon, mangyayari na kung saan, i-plus 100 po natin, ayan, i-plus 100 po natin, ang mabubuo po ay 720. Ayan, ganun po siya kasimple. At ganun po yung kuwan po niya. Kung gagawin po natin ang tama sa ating pong pag-aalaga, lalo-lalo sa mga native guys, ay napakaganda. At ang makakuwan ko po niyan ay hindi po sila nagsasalita. Ayun lang po yung nakakakita para makakuwan po kung ano yung pangangailangan po nila, guys, yung ating po mga alaga. So, sana po ay makapagpalagi po tayo. Kung mayroon po kayong balak mag-alaga ng tinatawag po nating native chicken o free-range chicken, ay ito lamang po yung kuwan, yung tawag ito, strategy na gagawin po ninyo. Isa po ito sa mga strategy, kaya nga pinakita ko yung 2x2 ng mga manok po natin bago po nagsimula yung ating pong calculation, no? So ganun po yung ating pong maishishare ngayon. Sana po ay meron po kayong napulot dito upang sa ganun ay hindi lamang po tayo mag-alaga para tag ito, pangkatay-katay, pangbisita, no? Kundi sadyain po nating mag-alaga kasi pwede po tayong kumita po ito, dito ng ikakaunlad po ng ating pong pamumuhay, guys. So intentional po yung ating pong gagawin, program po yung ating pong gagawin. At sa mga susunod ay ating pong papag-aralan kung paano pa natilihin na ma-produce po natin itong 720 na ito. Ayan. So thank you so much sa inyo pong panonood. Sana po ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating pong channel ay mag-subscribe na po at click po yung notification bell upang ma-update po kayo sa mga darating po nating mga video in the future, no? At sana po ay na-inspire kayo at magsimula pong mag-alaga po ng native chicken or tinatawag po nating free-range chicken. So hanggang dito na lamang po. God bless everyone and see you in the next video.